NANI?! So ito mga boss, sinugot natin, punasan lang muna natin kasi ayaw mag-boot, try natin mga boss, step by step tayo, troubleshooting. Pag hindi gumana to boss, subukan natin alisin yung kanyang ano, CMOS battery. Ayun, napunasan natin, pwede panglinis dito mga boss, eraser. Pwede eraser dyan, panglinis. Tapos kakapit lang natin ulit. Nako po, ganun pa rin. Alamin natin yung problema niya mga boss. Wala nang pag-asa tong hayop na to. No. So ito yung error niya, subukan natin hanapin, i-google na lang natin to mga boss, magbabalik po tayo. A few moments later. So sabi po dun sa aking na-search mga boss sa Google, baka daw naka-enable yung secure boot. Try lang natin munang disable yon yung secure boot sa BIOS, sa basic input output system ng ating computer mga boss. Power off lang muna natin. Hintayin natin tumigil ang kanyang fan, ng CPU fan. Tapos saksak ulit ang kanyang power cord. Tapos power on mga boss. Tapos pinutin natin tong delete mga boss sa keyboard. Spam lang natin yan yung delete key sa keyboard to. Tapos antayin natin may lumabas dyan. Spam key lang mga boss. Tuloy-tuloy lang oh. Para tayong nagjajakol nito ah. So ito na mga boss, pumunta tayo sa ating basic input output system o yung BIOS na tinatawag mga boss. Ngayon hanapin lang natin dyan sa kanyang mga setting kung nasaan yung secure boot, i-disable lang natin mga boss. Ito mga boss, hindi natin makita kahit try natin ito, itong load optimized defaults. Try lang natin to. Press enter, tapos load optimized defaults. Tapos pindutin yung F10 sa keyboard mga boss, ito F10. F10. Tapos lalabas yan, yes lang. Ngayon hihintayin natin yan mga boss. NANI?! Lo! Tang inang yan mga men oh. Ay nako, subukan natin, isa pa tayo ng paraan mga boss, maraming paraan para ayusin to. 2,000 years later. So ayun mga boss, mukhang hindi gagana talaga yung ating mga ano basic troubleshooting. So mabuti na lang po may backup system tayo, si Synology Backup System mga boss. Tapos gumawa na po ako ng kanyang recovery media. Dito na po siya sa USB flash drive. So, gagawin na lang natin, sasalpak na lang natin to sa ating computer para ma-restore yung backup ng computer. Tara po mga boss, simulan natin. Salpak lang natin to mga boss, yung flash drive, yung recovery media niya. Salpak lang natin dyan sa kahit sa ang ano, USB port sa kanyang ano, rear panel mga boss. Bukan natin to. Hayop na to, pinahirapan ako eh. Ano, power on na siya. Tapos ganun ulit gagawin natin, boss. Press delete lang po para pumunta sa BIOS. Tapos ayusin natin yung kanyang boot option, mga boss. So, andito na tayo sa kanyang BIOS na naman, mga boss. Paglit lamang po. Tapos, pupunta tayo sa boot option. Hanapin natin dito, ayun. Yung boot option 1 niya, papalitan natin ng ito, UFI yung SCL, yan. Na yan
po, yan po yung pangalan ng ating flash drive USB. Select lang natin yan, press enter. Boot option 2 is ito. Itong kanyang hard drive. Tapos press F10 mga boss. Press F10. Tapos save configuration and exit. Click yes. Yan po, hintay na lang natin siya mga boss. Sana gumana na. Ayun, medyo promising to mga boss, oh. Gumagana na siya. Restore natin yung kanyang backup. Buti na lamang may backup tayo mga boss. Kung wala, naku, iyak tayo na ito. A few moments later. So ito na nga mga boss, andito na tayo sa ating Synology Backup Business Recovery Wizard. So bago ang lahat mga boss, nakalimutan nating isalpak yung kanyang Ethernet cable. Yung backup system natin mga boss, ito po siya. Ito po siya, itong Synology. Ayan po, bali 8 bay yan, so may, pero apat lang yung nakalagay na hard drive dyan mga boss. Yan po yung lahat ng computer natin sa network, lahat ng data nila nandyan. So nagpa-backup yan mga boss. So in case na may mga gantong sitwasyon na nasira yung computer, ayaw mag-boot, ayaw mag-start up, re-restore lang natin yung backup nila galing dito. So yung Ethernet cable, nandyan na siya sa switch mga boss, konektado na siya. Yung dulo na lang yan, i-connect natin sa computer na i-restore natin yung backup. So ito yung dulo, yung Ethernet cable niya. Salpak lang natin sa Ethernet port mga boss. Ayan. Ayan, nag-orange, nag-blink. Okay na yan mga boss. Then proceed na tayo dito. So, kunin natin yung keyboard. Ano tayo yan mga boss? Click. Yan. Tapos lalabas dyan yung natin. So dito mga boss, ilagin nyo lang yung kung ano yung IP address ng ating Synology backup system, tsaka yung username, tsaka password. So confidential ito mga boss, so hindi ko na ipapakita yung ating mga login credentials. Sana maintindihan ninyo mga boss. So pagka login nyo mga boss, ito po yung lalabas nyan. Hahanapin, ito po yung mga backup natin. Ito yung pangalan ng mga workstation o computer name. Tapos yan po yung kung ano yung backup niya. Entire backup. Ibig sabihin yung drive C, drive D, yung system backup. Tapos kung kailan yung mga date niya na backup. So, ang gagawin natin, hanapin lang natin dyan yung ating i-restore. Tapos, pag nahanap nyo na mga boss, click next. Tapos, maraming option dito mga boss. Pero, para wala na kayong ganun gawin, hihintay nyo na lang itong entire device restore mga boss. Pipindutin nyo yan. Tapos, click next. Hintayin lang natin mga boss kung nalumabas yung kanyang mga Ayun, ito po yung backup niya boss. Yan po, ito yung date kung kailan yung latest backup niya tsaka yung oras. So, i-select lang natin yan boss. Tapos, ayan po. Tapos, click next. Tapos, ayan po. Ayan po yung niya. Tapos, click next ulit mga boss. Click okay lang yan. Tapos yan po mga boss. Hihintayin lang natin yan matapos. Yan mga yan boss. May may ETA yan. Estimated time of accomplishment mga boss. So ayan boss. Nagsisimula na siya mag-restore yung kanyang recovery partition. Update ko na lang po kayo pag tapos na siya mga boss. So ayun na nga mga boss. Natapos na siya. Itong kanyang recovery partition na completed na. Itong lahat ng klase ng partition niya, drive C, drive D, completed na rin po. So, pipindutin natin itong finish mga boss. Pagkapindut natin ng finish, magre-restart na po yan. Tanggalin na rin natin yung recovery media, yung USB. Ito, tanggalin natin yung USB na yan mamaya. So, click finish. Saan yung mouse? To. Click finish lang mga boss.
Tapos magre-restart siya. Click niyo lang yung restart. Are you sure you want to reboot your computer? Click okay. Ayan. Tapos tanggalin na rin natin to mga boss, yung USB. Ayan po, nag-restart na siya. So ito mga boss, nag-ano na siya, naglo-load na siya sa kanyang Windows startup sa welcome screen. So okay na yan mga boss, hintayin na lang natin yan mga boss. So, ayun na nga mga boss, matapos ang pagpapahirap sa atin ng computer na to, gumana naman na siya mga boss, nag-boot na siya. Ayan, gumagana na siya. Gumagana na siya mga boss. Okay na siya. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na kayo mga boss para more, para updated tayo sa ano, mga upcoming random technical tutorial mga boss. Yun lamang po, maraming salamat mga boss. Click subscribe and click the notification bell para updated tayo mga boss. Maraming salamat ulit.